come back muli sa ating channel mga tol. Day 4 tayo sa pagkabit ng trusses natin. Tara, samahan nyo ako. Pinu-full weld na natin yung rafter natin dito o yung top cord natin mga tol. Kailangan nakaano to ng mabuti, naka-full weld ng mabuti bago natin ikabit yung mga power lines natin. Ito naman yung anchor natin mga tol, yung dalawang rebar na yan na naka-usli. Yan yung anchor natin. Mini-welding din natin yan sa ano natin, rafter. Pinu-full weld natin ng mabuti yan. Yung paglagay niyan mga tol ay bago pa natin dinuhusan yung beam, dapat naka ano na yan, nakaabang na yan. Sukatin muna natin yung spacing ng mga rafter natin para alam natin yung saan natin ipupesta yung mga yan. Ito na siya mga tol, secured na yung rafter natin. Napakahalaga ng ano na yan, yung anchor na yan sa bahay natin para hindi liparin ng hangin pag ano, umabagyo yung bubong ng mga bahay natin. Lahat ng rafter natin mga tol may ganyan. Lalagyan natin lahat ng ganyan. I-welding. Sukatin naman natin ngayon ano, yung spacing ng parlips natin para makapagkabit na rin tayo. Ang magiging spacing ng mga parlins natin dito mga tol ay 75 cm. Kadalasan 60 lang yung spacing namin pero makapal naman yung ano natin, parlins natin, kaya 75 sa dito. Tapos dito banda. Ayan. Sa ring dyan, tapos sa taas. Bale, 6 yung magiging parlins natin mga tol. Kakabit na tayo ng mga parlins natin mga tol. Bale, yung kakailanganin dito natin dito ay isang buo tapos kalahati. 6 meters yung isang buo tapos 3 meters yung kalahati. Bale, 9 meters lahat yung kakailanganin natin dito sa isang linya ng parlins natin mga tol. Medyo mahaba-haba siya hanggang doon. Hinahawakan yan ni Michael. Di pa kasi natin yan na welding sa dulo. Baka maulog. Bababa muna tayo. Magtatabas tayo ng gagamitin nating clip. Natapos na natin ikabit yung mga parlins natin sa kabilang side mga tol. Dito naman tayo ngayon sa kabila. Si King pa din yung ano natin, yung welder. Kasama niya si Michael.
Ito na yung clip na tinabas natin kanina. Madalas na ginagamit namin yung angle bar. Pero makapal-kapal naman to, kaya ito na lang yung gagamitin natin. Dito natin nilalagay yung clip natin, mga tol. Winwelding lang natin yan dito sa parlins natin. Pwede rin naman ninyong i-rivet yan kung gusto nyo. Pakita ko sa inyo kung paano namin kinakabit yung clip natin. Madali lang naman yan, welding lang yan. Day 5 na tayo sa pagkabit ng roof framing ng trusses natin dito, mga tol. Bale, yung ginagawa natin ngayon dito yung framing ng sinepa natin, tsaka inaasintada rin nila dito sa taas ng beam o yung eaves. Suba yung tawag namin dito sa amin, mga tol. Ewan ko yung kung ano yung term ninyo sa lugar ninyo. Medyo naparami yung timpla ng tatlo rito, mga tol. Hindi nila natansya yung tinimpla nilang halo. Pasado alisin ko na kasi. Rumescue na si King dito sa dalawa sa taas. Pero ubusin natin yan. Sayang naman yung ano, halo. Pag yung iba dyan, sinasalvage na lang nila yan eh. Pero kawawa naman yung ano, nagpapagawa pag ganyan. Kulang pa kami ng dalawang parlins dito sa ports, mga tol. Na short yung ano namin, binili namin parlins dito tsaka dito sa baba. Nagkakabit na rin tayo ng ano, ng framing ng sinepa natin. Ayan o. Kinakabit na natin ngayon yan. Bale, ano yan, angle bar. Magpipintura na sila ng ano natin, mga tol, trusses natin. Pero unahin muna nila yung ano, yung framing ng sinepa natin para makabit na natin. Michael. Unahin niyo yata sinepa, dito ali. Pwede ka. Ito muna unahin nila, mga tol. Framing ng sinepa. Ito yung ginamit naming pintura, mga tol. Red oxide na metal primer. Wala kaming nabiling mas malaki dyan kasi naubusan daw yung hardware. Kaya by liter lang yung binili namin. Okay din naman yan. Malapit na rin nilang matapos pinturahan tong trusses natin. Bale, sa likod na lang yung hindi nila na pipinturahan kasi ginagawa pa namin yung ano dyan, yung framing ng sinepa natin. Yan o. Bale, isi-second coat pa nila ito mamaya pag natuyo. Nagsi-second coat na sina Michael tsaka si Roy dito. Finishing touches na lang yung ginagawa nila ngayon dito sa trusses natin. Patapos na. Ready na siya for roofing. Konting suggestion lang para sa mga nagbabalak magpagawa ng steel trusses dyan. Gumamit na lang kayo ng tubular, mga tol, kaysa sa angle bar. Pag angle bar kasi, bubuin talaga yan mula king post, top cord, bottom cord, tapos may mga braces pa yan. Mas makakamura kayo dito sa tubular, mga tol. Tsaka yung gamitin yung parlins, tubular na din na ano, 2x2, huwag yung si parlins. Kahit 2x3 pa yan, ano yan, manipis. Lalo na yung GI. Kaya yung ginawa namin dito na gumawa na lang kami ng ano, ng concrete na king post.
Tsaka dyan na lang namin pinatong yung rafter natin. Ito yung ginawa natin mga tol, yan o. Okay naman yung angle bar na trusses, pero kung gusto nyo nang makatipid, tubular lang yung gamitin nyo mga tol. Suggest ko lang yan. Pero nasa sa inyo pa rin yan kung ano yung mas prefer nyo na gamitin. Nasa bahay na tayo ngayon mga tol. Natapos na naman natin yung isang buong linggo. Bago natin tapusin yung video natin, shout out muna sa lahat ng mga haligi ng tahanan dyan. Happy Father's Day po sa inyong lahat. Tapos pakiclick na lang yung subscription button tsaka notification bell para updated lagi tayo pag may susunod na tayong mga videos na i-upload. Kita-kits ulit tayo sa susunod nating mga videos. Stay safe pa rin tayo mga tol.